Ay, hindi na lang sila. Kadotong. Ito yung sarbad namin na ano, pinagkaralan. So ayun mga kalingaps, mapagpalang gabi. Kumusta po kayo? Sana sa mabuti po kayong kalagayan. Yun mga kalingap, magluto po tayo ng nilagang baka. Dala po nila ni Dodong. Ayun mga kalingap, butong-buto talaga siya. So tara mga kalingap, lulutuin natin. Yan, huhugasan mo na namin mga kalingap na namin. Tapos pakuluan ng isang kilo. Libinisan. Tanggalin yung mga chinikin. At uy! May isa ba pa? So ayun mga kalingap, nilinisan muna natin yung baka mga kalingap. Tinatanggal natin yung mga dugo-dugo para hindi malangsa lalo yung ano, yung baka. At lilinisan natin ng maigi mga kalingap. Pagkatapos natin linisan, pakuluan ng isang kulo at lilinisan natin ulit mga kalingap. Walang luya. Kala ko wala. So ayun mga kalingap, tuloy-tuloy tayo sa paglinis at ayun. Yung malinis na malinis talaga mga kalingap. Siyempre, masarap kumain pag malinis yung mga niluluto natin. Ayan, tinapon ko na yung maruming tubig at ayan, lilinisan ulit para magiging malinis. Pakuluan mo natin ng isang bigis mga kalingap para yung mga dugo-dugo matanggal. At hugasan natin ulit at yung pakuluan na. So ayan mga kalingap, sinalang na namin yung baka at pakukuluan namin ng isang kulo muna para matanggal yung mga dugo-dugo at yung mga sibo na maruming sibo mga kalingap. So ayan mga kalingap, naghanap din ako ng mga lagayan ng basura, yung mga kahit na anong basura mga kalingap para magiging malinis yung ano, yung kitchen natin. Ayan. Ilalagay natin yung basura. Isasabit natin yung plastic para lagayan ng mga basura mga kalingap para magiging malinis po tayo. So ayan mga kalingap, no, habang nag-antay tayo sa pakulo nating baka, mag-slice din tayo ng mga ingredients kagaya ng sibuyas, bawang, luya. At lilinisan din natin yun mga kalingap para pag kumulo na yung baka, pagkatapos linisan, isasalang na ihahalo na natin yung mga ingredients mga kalingap para tuloy-tuloy na yung pagluto, pakuluan ng maraming bisis hanggang sa lumambot yung karning baka. So ayan mga kalingap, napakaseryoso natin maglinis ng luya. Ayan po, dinadahan-dahan natin at talagang malinis na malinis at may hinahanap ako. Ayan, pasilip-silip ako doon sa sinasalang kong karning baka na pinakuluan. At ayun, may mama nga nakahubad, si paring Alex, dumaan. At naghanap ng kape. At tuloy-tuloy lang ako sa pagbalat ng luya mga kalingap. Kasi yan ang yung luya mga kalingap.
gamot sa kabag yan. Kaya kailangan na kailangan din natin yan sa pag may mga sabaw-sabaw tayo. At pangtanggal ng langsa din yan at pampabango yung ano, yung luya na yan, mga kalingap. Yan. At ayun, may binubulong si paring Alex at lumabas. At ayan, lumabas talaga siya. Ayan. Walang ano? Walang whistle? Wala. Yung niluto natin, hindi mapipressure yung tao. Dapat yung kasirulo na lang na ganito, oh. Ganito, yung may sakit. Oo. Na ganyan. Parang pressure ganyan, eh. Ayun, pag-isabing po. Grabe. Isang ano lang eh. Isang sipi. Pang ano? Pang ano? Isang dito. Dilaga pa tayo, no? Oo. So ayan, mga kalingat, binalata na naman natin ng sibuyas. Ayan. Yung sibuyas, mga kalingap, gamot din yan sa ano, sa ubo, pang ano din yan, mga kalingap, pampalakas din ng ano yan, ng kiliti, yung sibuyas. Yan ang mga sikreto ng mga Indiano, yung sibuyas, mga kalingap. At, gamot din yan sa ubo, sabi nila. At, hindi ko pa na research yung about sa sibuyas, mga kalingap. Nahirapan ako magbalat ng sibuyas dahil mga maliliit kasi, mga kalingap. Grabe, sobrang liit ng sibuyas. Parang native na sibuyas yung nabili nila. Napakaliit. Ha? Tama-tama yan, mga alas 8. Ang oras na ba? Tsaga-tsaga lang. So ayun, mga kalingap, nainit na si Kapitan Alex. At ayun, matagal pakuluan yung karning baka, mga kalingap, dahil matanda na yan. Kaya matigas na yung mga laman yan. Ganun talaga pag matanda, mga kalingap, no? Matagas na yung mga laman-laman. So ayan, mga kalingap, binalata natin yung patatas. At tatlong piraso na patatas yan, mga kalingap. At ihahalo din natin yan sa ating nilagang baka para lalong masarap yung nilagang baka natin, mga kalingap.
So ayun mga kalingap, nakarili mo yung potito, sibuyas, loya. Linisan lang natin yun. Pakuluan natin. So ayan mga kalingap, kumukulo na yung nilagang baka natin. So tatanggalin natin yung mga buo-buo na sabaw, yung mga dugo, yung mga itim-itim mga kalingap, para hindi malangsa yung nilaga natin. Para masarap yung sabaw niya mga kalingap. Walang ibang lumulutang, kundi yung mga gulay-gulay lang. So kailangan yun mga kalingap na unang pakulo, itapon muna natin. At hugasan natin yung karni. At in-slice ko rin yung iba mga kalingap dahil sa sobrang laki ng slice. Ayan, in-slice ko yung iba kasi baka abutan kami ng isang buwan na magpakulo dyan, hindi pa rin lalambot dahil sa sobrang laki ng slice. Kaya hinati ko muna yung malalaking slice. So ayan, hinahanap ko yung mga malalaki. At ayan, hinuhugasan ko naman. At maya-maya mga kalingap, pagkatapos maghugas, ibalik yung karne sa pressure cooker at lalagyan ng mga luya, sibuyas para pakuluan. At kunting asin mga kalingap. So ayan mga kalingap, hugas pa rin lang tayo ng hugas hanggang sa mawala na yung dumi mga kalingap, hanggang sa mamumutla na yung karne sa kahugas. Hindi, joke lang. Ayan, sinalin ko na sa pressure cooker ulit. At hinanap ko yung luya at in-slice ko yung luya mga kalingap. Ayan, in-slice ko. Ayan. At ihahagis yan. Hinahagis ko doon sa loob ng pressure cooker. Slice ulit ang luya. Ayan. Ayan. Pagkatapos mag-slice, hagis ulit. Ayan, in-slice natin yung sibuyas mga kalingap. At nahirapan ako dahil sa sobrang liit. At ayan, binalatan ko ulit. In-slice ko. Ayan, mabilis na pagka-slice dahil gutom na gutom na. At ayan mga kalingap, binilisan ko pag-slice. Ayan, hinagis na yung sibuyas mga kalingap. Hinagis at kumuha ng black pepper. Ayan. At iodized salt pala mga kalingap. Iodized salt. Ayan. Iodized salt. Wala na tayong rock salt. So iodized salt muna yung binuhos natin. Ayan. Ayan. Pinipisil ko para lumabas yung iodized salt. Ayan. Pisil lang ng pisil. So ayan mga kalingap, pakuluan natin ulit ng isang buwan hanggang sa lumambot. Ayan, isang buwan pakulo at 2 oras mga kalingap. Ayan, lambot na yan mga kalingap. Sabi ko sa iyo, pati buto, lambot yan. Joke lang mga kalingap. So habang nag-aantay tayo ng mga kalingap na lumambot yung baka natin, hugasan muna natin yung gulay para diretso-diretso na.
So ayan mga kalingap, luto na po yung nilagang baka natin. Ayan. Mukhang malambot na mga kalingap. Kasi kanina medyo matigas pa. At ito ngayon mga kalingap, pati yung gulay lambot. Ayan si Boss Alpi mga kalingap, tinitigan na yung usok ng baka. Anong hey, masasabi mo bro sa ano? Bro, kanina tinikmang ko, hindi ko malasahan. Oo. Sino to? Ayan, si ano yan, si John Rivera yan. Ah, John Rivera official. Pamilya, kaya pa pamilya. Mga kalingap, nung hinigop ko yung sabaw, nakalimutan kong sino katabi ko. Buti lang naalala ko yung pangalan. Napalikta ng karan ko eh. Sarap bro, nung luto ni Kalingap Victor, pambira. Talagang ano? Habang nag-videos pa rin ko eh, selfie mo tayo ha. Makita yung mag-anting ko. Yan! Ba't ang cute mo dyan? Siyempre. Pang palakas ng tuhod yan, Parigoy. Alam nyo ba yung kalabaw? Sabi nga, may kasabihan nga tayo, kalabaw lang daw ang tumatanda. Ibig sabihin, pag kumain ko ng kalabaw, babata kayo. Ay, grabe. Oh. So, araw-arawin na natin yung kalabaw. Hindi naman araw-araw. Tikman mo, Parigoy, kung kaya ba lang. Ay, malambot naman pala. Oh, grabe, may pag-ganong-ganong pang kumain, oh. Oh. Baka mamaya sabihin mo, di mo kilala. Dahil malambot pala, oh. Tingnan mo. Tingnan mo yung naramdaman niya, no? Oh, my goodness. Ano ba yung sa Tagalog? Oh, my goodness. Parang ano yun, ah. Wow. Oh. May pwede. May pa-islumis nung patong kumain. Grabe. Para kang pato. Sarap mga kalingap. Nakakalimutan ko yung ano ko, yung mga problema ko. Ay, grabe. Pag tumikim ka ng pagkain ng Kalingap Victor, pati utang mo makakalimutan mo. Pero yung Bombay, andyan pa rin panay singil sa'yo. Araw-araw yan. Sabi nga ng Bombay, okay lang kahit 20-20 basta araw-araw. Sarap bro mga kalingap. Kaya kung gustong magpaluto dyan kay Kalingap Victor. Bro, ito ba yung natutunan natin sa ano? Harvard? Harvard, oo. Oh. Kaya pala familiar sa akin yung lasa. Ayan, lately lang yan. Lately lang yan. Yung bago tayo mag-graduation yan. Ito na. Oo, oh, yan. Ay, dito na si Dodong. Ito yung sa Harvard namin na ano, pinag-aralan.